Welcome back sa isa na namang unboxing video ng Wapax TV. Today is gonna be about business. That's what we're gonna be unboxing today. So kung ikaw ay nagbabalak magnegosyo, meron ng existing na maliit na negosyo, or nag-iisip pa lang kung anong negosyo ang para sa'yo, maybe this one is for you. So stay tuned. Unbox natin is yung gumball machine. And try ko din i-demo sa inyo, explain sa inyo kung ano yung mga gamit, at iba pang pwede nyong paglagyan itong ating gumball machine. Alright? So, let's go ahead and unbox this gumball machine. Okay, so ito na yung box ng ating machine. So, bubuksan ko na guys. Hindi ko na tatagalin. Open na natin. Para makita natin yung itsura. So, dun sa mga interesado guys, like I said, ang price nito ay $5,990. Meron kami sa Shopee namin. Lalagay ko yung link sa description below. Meron din kami sa Facebook page namin. Punta na lang kayo sa facebook.com/netkitshop. Nagpo-post din ako nito sa marketplace. You might see it posted as well. So, ayan siya. Okay, so, bubuksan ko lang para mas makita nyo malinaw. Tapos itatagilid ko. Medyo malaki kasi itong device natin, guys. So, tatagilid ko lang. Tapos, i-disassemble natin. So, para dun sa mga, of course, interested, explain ko lang sa inyo kung paano siya nag-work, no? So, for example, bumili ka ng candy machine. This will cost you $5,990. And then, lahat na siya. Kumbaga, ito na yung buong machine na bibilin mo. Tapos, natin nga mo, bagong-bago pa. Alright. So, tanggalin ko lang yung plastic. Okay, so yan siya. Okay. So, I hope nakita nyo. Medyo malaki kasi siya. So, mahirap siyang kunan. So, tatanggalin ko yung ano sa taas. Takip. So, yung kagaya ng sinasabi ko, pag bumili kayo ng candy, for example, ang cost ng candy nyo ay, let's say, for example, 2 piso isa, no? Or, let's say, piso na lang, para mas madali i-compute. Piso isa ng candy, tapos, bibenta nyo ng, let's say, 3-5 piso. So, 3 piso ang puhunan nyo, may tubo kayong 2. So, kada 3 piraso, may tubo kayong 2 piso. Ang hinulog dito guys, 5 piso. Ayan siya. Okay. So, marami na lalagay ito. Ang capacity nito is 300 to 400 candies. So, imagine, no electricity. Hindi mo na siya kailangan bantayan dahil may contract, may security yan dito. Hindi yan mapapasok, hindi yan masusundot. Ayan. So, tanggalin ko lang ito para makita nyo rin. Okay, so, narin lang. There you go. So, ayan siya. Ito yung pinaka-coin holder. Ayan siya, guys. So, tabi ko muna ito para makita nyo yun. So, ito yung takip. So, ito yung coin holder. So, tabi muna natin yung dalawa. So, ito yung pinaka-machine. So, natatanggal din ito, guys. Ayan. So, pag kukunin nyo na yung barya sa, kunyari, nakapag-coin, magko-coins out na kayo, pwede nyo kunin dito, iguhus na ganun. Or tanggalin doon. Directly. So, dito yung lagayan ng candy. This one can be adjusted. Yung naro-rotate na yan, na-adjust yan. Tatanggalin mo lang yung screw, tatanggalin mo to, para ma-adjust mo kung gaano kalaki itong bilog na to. Kasi, dito mo i-adjust kung gaano karaming candy yung lalabas. Tatanggalin mo lang itong mga screw na yan. Madali naman yung tanggalin. Tapos, babalik mo lang siya. The same thing. Ayan yun. Kada rotate yan, dyan nahuhulog yung candy. Tapos, kung gano'ng kalaki yung butas mo, ganong karami yung mahuhulog na candy. Pwede rin siya sa nips, pwede siya sa gumball machine, pwede siya sa chocolate balls. Anything that would fit here, pwede mo siyang ilagay dito. Ideal to sa mga nagbebenta sa or may tindahan, or may grocery store, mini grocery store, kasi hindi na siya binabantayan. Plus, ang mga bata, nai-excite yan lagi maghulog. Remember, kids are excited on the new things that they would try. So, magiging catchy sa mga bata. So, pakita ko lang din sa inyo yung mechanism niya dito. Ang pagtanggal nito guys, ganito. Tatanggalin mo yung
or luluwagan mo lang dito. Dito sa ating screw dito. Ayan. Natatanggal mo na to. Alright. So, luluwag na yan. Maslide mo na siya. So, ito yung mechanism, guys. Yung coin slot niya. This is really heavy. Heavy duty talaga to, guys. Bakal to. Purong-purong bakal to. Ayan. So, hindi to basta-basta masusundot. If you're wondering, baka masundot malagyan ng ibang klase ng barya. Fit lang dito yung kung ano yung pinili yung barya. Tinry ko na siyang lagyan ng lumang piso, bagong lima. Hindi siya kung nagkakasya eh. Pag nilagyan mo siya nung mas maliit doon, pag kinikot mo siya, hindi siya iikot. Tapos pag binalik mo ganun, mahuhulog lang yung barya. Diretso na yon. So kung valid man yung perang hinulog niya, hindi tinanggap, pag ikot noon, sayo pa rin yon. So kahit nadayain nila, sayo pa rin yung pera mapupunta. Kung magulog man sila ng dollar or anything, na expecting na that would basically no, maglalabas ng candy, but it's not. So yan, yan siya. Yan ang pag-assemble niya. Napakadali lang, guys. Anyone can actually do this. So, yan. Ito lang natin. Again, pasensya na sa background noise, guys. Madami kasing manok dito eh sa amin. So, pakita ko lang din yung coins niya kung paano rin gumagana. Let me also get yung barya dito. Bagong lima na to, guys. Pinili ko na yung bagong lima kasi syempre papalitan na nila ng bago yung mga lumang lima. Baka kumuha ka ngayon tapos biglang wala na limang piso na ba ano luma. Hindi mo naman siya magagamit. Papalit ka na ng ganito. So, ayan. Pag ikot mo, as you can see here, pag ikot mo, iikot na yan ganun. Mahuhulog yung barya sa ilalim. At the same time, mahuhulog yung candy dito. Dito sa ating latch. Ayan. So, ganun lang siya, guys. Sa mga interested, guys, PM nyo lang ako or message nyo kami sa Facebook. Punta kayo sa Netgate Shop. So, yan. Pag na-disassemble nyo na siya, guys, papadala namin ito. Nakabox yan pag in-order nyo. Pag i-disassemble, re-assemble nyo. Ganito lang. Unahin nyo dito. So, syempre, higipitan muna natin dito, guys, para hindi mawala yung or maano yung coin slot nyan. So, ganyan siya. Pag-ipit na. Kabila naman. Secure nyo lang ito kasi minsan umaangat ito eh. Secure nyo lang na tama yung place. Kasi pag hinigpitan nyo ng hindi naka-secure ito, baka tumabing eh. Hindi mo siya mabubuksan ng ganito. Ayan. So, ayan. Higpitan mo lang siya dito. Para gumigpit na yan, maglalaki na siya. Okay. Paano nga ba yung higpit? Parang niluluwagan ko pa. Ayan. So, ikot nyo lang siya. Na. So, pag mahipit na yan, hindi na yan matatanggal. Okay? So, secure na yan. So, the next thing you need to do is ilagay yung pinaka-base. Okay? Insert nyo lang to. Lagay nyo. Make sure it's properly placed. Ayan. Ayan siya. So, again, babalik nyo lang to. Insert nyo lang. Make sure na tama dun sa butas. Okay? Hindi siya pumapasok, make sure lang na tama yung pagkakalagay ng baka sa iba pumasok eh. Ayan. So sa iba ko siya na-insert, so center ko lang. Ayan. So pag na-center mo na siya, tutulak mo na lang siya. There. So secure mo lang siya, make sure na firm yung pagkakalagay niya. Tapos, first, ito naman. Ito dapat lagi nasa harap yan. Tapos lagay mo na lang ganun. So, siyempre, lalagay mo ng candy. Buhos mo lang yung candy dyan. Tapos, lagay mo ito. Make sure na na-adjust mo na yung quantity na lalabas. Tapos, susi mo na. You can place it on table or sa harap ng tindahan mo. Pwede rin kayo bumili ng stand nito. We will provide ano prices dun sa stand. Hindi pa kasi namin na-estimate kung magkano yung stand eh. But that's what it is. So, diba? Posibleng baliktad kayo ng pagkapasok. So, natatanggal naman siya pagka
Okay na. So, yan. Secure na yan, guys. Hindi na nila maano to. So, ganyan lang. So, tapos, yan na. Pwede na sila magulog. So, yan ang itsura niyan, guys. So, yung 5919 nyo, guys, sulit na sulit dito. Kasi forever na to, hindi to basta-basta sasira. Very durable to. Hard plastic, metal. Okay, so ito na yung vending machine natin. Tinanggal ko na yung takip. Nilagyan ko na rin siya ng candies. Tinesting ko na siya kanina para mas maayos ko ma-explain sa inyo. Now, first thing first, ito na yung 5 piso na gagamitin natin. Ito na yung tinatanggap ng device na kasama ng vending machine. Ito na yung pinili namin kasi of course, ipipace out. Kaya nga nilabas itong bago. Dahil most likely, papalitan na yung lumang 5 piso. So, para hindi kunyari ma-face out yung lumang 5, so, mawawala ng silbi yung coin slot nyo, diba? So, doon na tayo sa latest. Alright? So, again, one thing, kailangan ko i-remind sa inyo, gamitin nyo yung mga ganitong klaseng candies. Yung coated shell na candies, yung matikas, yung outer, tapos chocolate yun naman. Pinasag ko niyo isa kanina para makita nyo. So, yan yung candy na recommended ko. Meron naman din dito. Okay, so hindi to sponsored, guys. It's not sponsored. Marble chocolate candies yung ginagamit namin. So, lalagay ko na dito. Yung ganitong candy ang recommended. Now, meron pang candies na tinesting ako kanina, yung ganito. Yung foil wrap candies. I don't recommend yung ganito kasi nadudurog, kumakapit yung, naiipit yung ano niya, yung wrapper niya. Doon sa mechanism sa loob. Umiikot kasi yun eh. So, pag naipit siya doon, nadudurog siya. Tapos, bumabara siya. Hindi naman siya mahirap tanggalin. Kaya lang, minsan, pumapangit yung pag-dispense ng candies. Minsan, nagiging dalawa lang. So, lugi yung mga bata. Ayaw naman natin na mag-disappoint sila na konti lang yung nakuha nilang candies. Tapos, baka hindi na sila umuli. Mas maganda kung, of course, nag-i-enjoy sila na tama yung nakukuha nilang candies. Okay? So, I recommend yung mga ganitong klaseng candy. Pwede rin yung gumballs, basta matitigas siya yung may outer shell, hindi siya kagad madudurog or yung malalambot kasi babara doon sa loob. Magiging messy. Tapos anong linisin eh. Mahirap din linisin dahil dumidikit yung candies. Hindi man sobrang hirap pero ayokong nagpupunas kasi ng candies. So, testing na natin para makita niyo yung bending niya in action. Okay? So, mas accurate siya kapag kapuno. I recommend mas madami. Siguro at least dito. Kasi pagka hindi siya puno kagaya nito, may times na ang sinetup ko kasi sa kanya apat. Now, para makita nyo naman yung pagsisetup ng dispensing mechanism dito sa loob, check nyo dito sa video. Tatanggalin nyo lang yung screws. May dalawang screws doon. And I recommend na pag ilalagay nyo siya kasama dito, nakalagay itong bakal na to. Ibig sabihin nakapasok siya dito pag-aayusin nyo yung mechanism nyo. Okay? Now, apologize dun sa background noise. Medyo hinapo lang kasi kami sa pagtitest nitong machine. So, I apologize for the background noise again, guys. But I hope this is really helping you a lot. Now, dyan sa video na yan, makikita nyo kung paano yung ginawa ko dun sa vending machine. Meron siyang parang mga slip or may mga hiwa siya doon para doon mo itatapat yung rotating na mechanism para matansya mo kung gaano karami yung papasok na candy. Okay? So, itatesting na natin siya. Okay. So, ito yung unang dispense. So, possibly, baka walang lumabas. Okay. There you go. So, tatlo yung lumabas. Normally, sinetap ko siya sa apat. So, dahil hindi siya ganun ka-accurate pagka konti lang, kaya tatlo lang. Pero hindi naman kayo lugi doon, guys. I would say, kung tatlo yung lumabas, win-win yun para sa inyo. Siguro, yung unang magde-dispense na lang, iikot nyo muna para hindi maano yung bata na baka yung unang mag-dispense, tatlo lang ang makuha. Okay? So, depende kung ano yung setup yung quantity. Okay? So, testing natin siya ulit. Oops, wala pang pumasok kasi kanina nilagay ko siya. So, ibig sabihin dun sa out-in niya, inner portion, tatlo kasi yun eh, yung pumapasok na
pinapasukan na mechanism. So baka wala pang nakalagay na candy. So ulit na tuloy. Okay, so yun na, pumasok na. Yun na, apat na. Okay. So nalagyan na lahat yung bilog. Sa kada ikot yun, malalagyan siya. Malalagyan yung laman niya sa loob, yung tatlo na yun. Siguro din lang natin meron na. Okay, so ayan na. Okay. So ayan na, meron na. Lalagyan na lahat ng bilog niya. So, ilano ko lang siya. Ipapasok ko lang. Kasi hindi na lagyan. Konti lang kasi yung candy pang testing natin, guys. So, again, one last time para makita na. Pag nalagyan na lahat yung bilog, may i-dispense na siya. Ayan guys, I apologize yung iba kasi hindi na lumalabas ng buo kasi. Or hindi na pufulfill yung apat dahil hindi pumapasok lahat doon dahil na wala nang tumutulak dito sa bandang itaas. So, yun nga. Like I said, mas maganda siya kapag lima yung, or I'm sorry, yung puno yung nakalagay na candies sa itaas ng ano natin, vending machine. Okay? So I hope this one really helps you a lot and nagkaroon kayo ng idea or na-inspire kayo na gumamit ng vending machine sa inyong business. And of course, kung nagustuhan niyo yung video namin, like nyo lang. Okay? So that's it for today, guys. Sana nagustuhan niyo yung video for today. At pinaka-importante sa lahat, sana nagkaroon kayo ng idea if this video or this gumball machine is gonna work for you. Or kahit pa paano is nabigyan ko kayo ng inspiration na yung mga ganitong bagay is of course something that you can use for your business as well. Alright, so kung meron pa kayong mga bagay na kagaya nito or anything na business related na possibly pwede kong i-discuss din sa inyo, iwan nyo na lang sa comment section below. And kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Alright? Peace out!